isang masayang kwento. Nagkukwentuhan na ho kami dito, no? Ang hatid namin sa inyo ngayon, dito sa ating kwento, mga kasama natin isang uprising star, hindi man siya naging champion sa isang artista search, pero ngayon ho nandito siya sa studio. Talagang artista ang dating dito. Para, alam nyo, hindi naging hadlang para sa ating bisita ngayon ang magpatuloy siya, no, sa kanyang career. Kahit siya ay nandun lang sa, hindi naman lang, nag-top 16 siya doon sa artista search na ipinalabas po ng isang TV network. Kasama natin ngayon, mga kapambansang almusal, si Marvelous Alejo. Hello po, good morning. Ayan, okay na yan. Good morning po. Good morning, Marvelous. Si Marvelous ay 17-year-old. Easy. Napakabata mo pa. Pero, talagang gusto mo bang mag-artista? Opo. Nung una, hindi pa talaga. Pero, nung bata talaga ako, gusto ko. Pero nung nag-aaral na ako, kasi na-focus ako sa pag-aaral, yun. Hindi ko na siya nagustuhan. Pero yun ngayon. Talaga, talaga. Sunod, okay. Taga saan ang mga Alejo? Well, ako po talagang based na kami sa Manila. Lumaki po ako sa Valenzuela talaga. Valenzuela. Yeah. Ayan, wala, ang walang probinsya, ang mother, father. Meron yung sa mother side ko kasi she's half Chinese and Bicolana. I see. Marunong ka mag-Bicolana? No. Ay, hindi. Unfortunately not. Chinese? No, hindi. Ako marunong ako mag-Japanese. Okay, Marvelous. Bakit Marvelous? Yung ba talaga ang real name mo? Yes po, dati ano talaga siya, it's Margaret Veronica Louise. Kaso, ang haba! Yes, ang haba. So, pero pinalagay na talaga nila sa birth certificate ko is Marvelous. Marvelous. Yeah. Bakit Marvelous? Because they ano want something unique. Ano, di ba? Parang unique? Halo-halo. May word doon. So, yeah. Parang ano, bongga, parang ganun siya, di ba? Okay, paano ka nag, nung bang ikaw e bata, mahilig ka talagang umarte? Maarte ka ba? Maarte ako po sa papa ko, sa mama ko pag umihiling ako, pero hindi ako yung umaarte talaga na. Mm-hmm. Ano kasi mas pinag-focus kami talaga sa pag-aaral. Tapos, nakapasok ka dito sa Artista Academy, no? Yes, apa. That's the, ano, no? Tapos, nag-audition. Ang nabalitaan ko, nag-audition ka daw pang number 608 ka. Parang ganon, number 608 ka. Ang haba po, more than 15,000 ang nag-audition. Edition. So, hindi ko rin akalain na mapapasama ko kasi ang daming mga foreigners at takot po ako pag masasama ako doon. Correct. At saka, and then, sobrang ano nyo, no? Sobrang dami ng magaganda, sobrang dami ang dami ng po. Siyempre, ang dami rin po may talent. Pero, you're very fortunate dahil top 16 ka. Yes. Pero ngayon, nagpapatuloy ang mga career mo, ang mga teleseries mo, di ba? Opo, yeah. Oo, pero yun lang medyo nakakalungkot. Alam naman natin yun, no? Na huminto ka sa studies mo dahil... Well, syempre po, I need to work for my family. Oh, okay. Nakakalungkot nga naman yun. And then, for ano, no? Very young age. Yeah. Kailangan mo talagang gawin yun. Diba? Anak, parang anak ko na siya. Oo. Marami mo nagsasabi sa'yo na ang ganda-ganda mo. Anong feeling mo pag sinabing, wow, ang ganda nitong batang ito? Siyempre po, nakakatawa. Yung iba, sasabihin ko, hindi naman, pero wala. I need to embrace it. Siyempre, kailangan ko po tanggapin na lahat naman talaga tayo magaganda. Sinasabi ko lang po na, thank you. Mm-hmm. Anong ano, ha? Tinoo? Yeah. Ako, tanggap po sa sarili ko yun, pero sila hindi nila matanggap yan. Siyempre po, kailangan malakas yung confidence mo. Oo, kahit pa paano, di ba? Huwag lang sumobra. Oo, huwag lang yung masyadong pa-cute, di ba? Ngayon, yung pag-aartista, alam mo kung ano yan. Alam mo kung anong consequence niyan. Yes. Alam mo kung anong risk, no? Meron ang pagpasok sa pag-aartista. Anong sabi ng mga magulang mo about it? Okay naman sila. Yes, okay lang po. Lagi na nandyan yung mom ko. Like now, kasama ko siya lagi. Like every time na taping, ganyan. Siya pa minsan nagpapa...
pinagtatanggol niya ako sa mga bashers kasi hindi mawawala ang mga bashers sa mga haters. Talaga? Yes. Tumarating po. Talaga may bashers ka. Ano nga sinasabi sa iyo? Sample. Na ano po? Hindi kasi lalo na ginaganapan ko mga kontrabida. Oo, so sasabihin nila na ay, mas bagay sila nun, mas bagay sila nyan. Ay, pangit umarte yan, ganyan, ganyan. Hindi ka naapektuhan? Dati po. Pero nung tumugat-tumugat. Personal, yun talagang off-cam na ano ka? Kasi I feel na I'm just doing my job din po talaga eh. Kaya yung nafe-feel ko na natutuwa pa po ako minsan na kumbaga, ay nagagalingan sila. Kumbaga, the more na naiinis sila sa'yo dahil kontrabida ka, yun. Parang mas okay pa po sa akin. Kasi I'm just doing my job. Well, puyatan ang ano ha? Yes. So handa ka naman sa ganung klase ng sa ganung larangan ng ano ng career mo. Opo, usually hindi lang isang puyatan eh. Usually nagkakasunod-sunod 10 days, yeah. Masaya? Masaya kasi I do enjoy it kasi yun na yung love ko ngayon eh. Yun po. Talaga? But aside from acting, ano pang ibang talent mo? Singing? I sing, I draw, I play volleyball. Okay. Yeah. Tumbling? No, hindi na. Hindi pa naman, oo. Pero hindi maiiwasan na sa edad mong yan at sa pagsisimula mo sa pag-aartista, may mga offers din na minsan hindi natin gusto, di ba? Like, para maging ano ka, magkapangalan ka, you have to reveal part of your body, di ba? Ready ka ba sa ganon? Ay, hindi po. Sobrang no. Kasi hindi po sa dahil bata pa ako, pero hindi ako yung pinalaking para lang sumikat. Eh, ganon po na magpakita ng katona. Yes, just plainly acting, di ba? Pero saka, I'm not against po dun sa mga... Of course. Oh.